Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong J.R. Olvindo at nais kong bigyang pansin itong House Bill 3366 kung saan ito ay panukala ng ating Congressman Bonifacio L. Busita. Ano po? Member at tawag dito, pondador ng Rider Safety Advocate of the Philippines. So, ito nga ang panukalang batas niya. Sabi dito sa House Bill number 3366, an act enforcing fair traffic apprehension granting for the purpose compensation to drivers of motor vehicles for improper traffic apprehension and imposing administrative sanctions for erring traffic enforcement personnel. So napakaganda po ng panukalang batas na ito na kung saan halimbawa pag ikaw ay nahuli at mali ang pagkahuli sa iyo ay may karampatang kompensasyon para sa driver. Kasi nga, di ba, pag iaakyat mo dyan sa adjudicating body kung saan ka mag-aapila, nasasabihin mo na mali ang huli sa akin, ikaw ay maaabala, di ba? Mag-aabsent ka sa iyong trabaho. Tapos, wala ka mang kompensasyon makukuha. So, karamihan sa mga motorista, hindi na nag-aapila. Kasi nga, talo sa araw, di ba? Walang sweldo sa araw na yon dahil sa pag-aapila. So, dito sa batas na ito, binibigyan ng kompensasyon at magkakaroon din ng tawag dito. Magkakaroon din ng penalty doon sa tao na or authority, police or na naghuli sa iyo na magkakaroon sila ng sanction. Ano po? So by the way, kung kayo po ay bago sa ating channel, please like, share and subscribe po para marami pa po tayong maabot at mas lalo pa pong lumaki ang ating channel. Ano po? So tuloy ko po doon sa paliwanag ni Congressman Bonifacio Busita. Ito po ay courtesy ng Rider Safety Advocate of the Philippines. Tingnan natin yung paliwanag niya doon. So, ito po ay noong August 22, Wednesday, 10:45 p.m. So, sabi ng ating Congressman Bonifacio L. Busita ng One Rider Party List. Ano po? So, RSAP. Isa sa mga isinusulong natin sa ilalim ng One Rider Party List ang batas na magpoprotekta sa hanay nating mga motorista. Ayun, tama naman yon. Layunin ng panukalang batas na ito na House Bill number 3366 na maipatupad ng tama, patas at maayos ang batas at ordinansa sa mga kapatid nating motorista. So napakalinaw. Ilan sa mga pangunahing nilalaman nito ang mga sumusunod. Oh, ito. Mabigyan ng kaukulang bayad sa danyos ang motorista kapag napatunayang mali ang huli ng pulis o ng enforcer. Mahusay, di ba? So, pag mali ang huli sa iyo, dapat may danyos na ano. Kasi nga, sabi ko, pupunta ka sa mag-aapila ka doon sa adjudicating body at obligado kang mag-absent kasi weekdays yan eh. So, wala namang pasok sila ng Sabado at Linggo, di ba? So, kung may pasok ka ng weekdays, so mag-a-absent ka. So, tama lang na magkaroon ng kaukulang danyos. Pangalawa, mapatawan ng parusang administratibo ang pulis o ang enforcer na mapapatunayang nagkamali sa pagpapatupad ng batas o ang ordinansa. Fair lang din, dapat kasi ang nagpapatupad ng batas o pulis o ang enforcer ay kailangan negligible sa kanyang ginagawa. Diba? Kailangan alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang pinapatupad niyang batas. At alam niya, tama, alam niya ang pinapatupad niyang batas kasi manghuhuli ka nga eh. So pag mali ang huli mo, nakakaabala ka. Nakakapirbisyo ka, di ba? So tama lang. Ang ating panukalang batas, House Bill number 3366 ay masusing babalang kasi ng Committee on Transportation ng House of Representatives kasama ang ilang mga kinaukulan, ilang mga kinatawa ng motorista at iba pa bago ito aakyat para sa mga proseso. So sabi ni
Colonel Busita or Congressman Bonifacio Busita, basta tama, kampi-kampi tayo. So, just comment down below kung ano po ang inyong pananaw patungkol sa batas na panukalang batas na isinusulong ng ating Congressman Bonifacio L. Busita na founder ng Rider Safety Advocate of the Philippines. So, ako po, pabor dito kasi tayo ay motorista din, tayo ay naaabala din. So, malaking ano to, malaking development para sa mga motorista at para sa mga enforcer. Maging liable din sila. Di ba? Hindi lang huli ng huli na walang kapakundangan. Tapos, awag dito, pag mali pa ang huli, di ba? So, at least liable sila na hindi lang inaabala ang motorista. At least, magiging responsible enforcer din sila. And of course, kailangan din natin maging responsable motorista. Sumunod sa batas trapiko para hindi naabala at hindi rin nahuhuli, di ba? So pagpasaway tayo, talagang mahuhuli tayo. So yun lamang po, maraming salamat po. Ako po ulit si Ginoong Gerald Pindo. Mapagpalang araw po sa ating lahat at paalam po pansamantala.